Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang isang motorcycle riding in tandem gunman na bumaril at nakapatay sa isang off-duty na marine officer sa Cotabato City nitong linggo. Ayon sa Hepen and City Police Station kanina, mayroong ilang mga anggulo na tinitingnan ng mga investigador sa pag-atake laban kay Marine Staff Sergeant Rodolfo Magno Jr. na miyembro ng Philippine Marine Corps. Nakaupo umano ang biktima sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa kahabaan ng Moreno Drive sa Barangay Rosary Heights 2 habang hinihintay ang kanyang misis na bumibili ng gulay sa isang tindahan sa gilid ng kalsada nang magpaputok ang mga armado ng baril. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan si Magno. Isinugod ng mga responding tanod at pulis si Magno sa ospital, ngunit idineklara din itong dead on arrival. Ang mga anak ng biktima na nakaupo sa likuran ay hindi nasaktan ngunit na trauma, sabi ng pulisya. Natagpuan ng mga investigador ng pulisya ang tatlong basyo ng bala para sa isang kalibre 45 sa pinangyarihan ng insidente. Ang mag-asawa at ang mga bata ay dumalo lamang sa Misa de Gallo at pauwi na nang mangyari ang pag-atake pasado alas 6 ng umaga. Sinabi ni Bravo na nakatalaga ang biktima sa Service Support Company ng Philippine Marines na nakabase sa Zamboanga City. Katatapos lamang umano nito sa pag-aaral at umuwi para makasama ang kanyang pamilya tuwing Pasko at Bagong Taon. Yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Eloy sa Diglasan para sa The News Feed. The News Feed.